Ang headlines noon, history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord. Yung mga aso ngayon kaya nakaka-detect din sila ng mga lasing. Baka pwede. Lalakas ng pang-amoy niya mga yan. Ito Pops kasi nakaka-intriga yung teorya ni Nick Joaquin sa kanyang essay na Notes on the Menu. Ang mga ninunuraw natin ay nakagawian ng pag-inom ng alak kasabay ng pagkain. Wala kinaiba sa kaugalian ng mga taga-Europa. Wine with meals, ika nga. Binanggit ni Joaquin ang tala ni Antonio Pigafetta tungkol sa unang pagharap ng mga Espanyol at ni Raja Colombo sa Limasawa. Kinainan daw ang mga bisita ng isang platong baboy at mga banga o tapayan na puno ng alak. Sabi ni Pigafetta, kada isang subo nila ng tsibog, isang tagay ng alak. Hapuna, naglabas daw ng dalawang malaking porselanang lalagyan. Yung isa may kanin, isa naman karneng baboy na sinundan daw ng inihaw na isda. Sa dami raw na nainom at nakain, nalasing daw ang mga kasamahan ni Pigafetta. Ang punto rito, may kabanata sa ating sinauna kasaysayan na hindi hiwalay ang pag-inom at ang pagkain. Pops, ang nakapagtataka lang lamang daw ay kung bakit nawala itong tradisyon na ito sa atin. Considering, more than 300 years tayo nasa ilalim ng isang kultura na pinaparisan ng wine ang pagkain. Ang tanong, may kinalaman ba dyan ang relihiyon? Pero punto ni Joaquin, ito raw ay tila may dinulot na hindi maganda sa ating kultura. Dahil hindi na raw tayo sanay na sinasabay ang pagkain sa alkohol. Lumikha raw ito ng mga sumunod na salinlahi o henerasyon na mahinang uminom o hirap magdala ng tama. Dahil ba naglaho ang pag-inom sasabay sa pagkain bilang natural na bahagi ng ating kultura, ay nagkaroon ito ng kakaibang appeal sa ating henerasyon. At kaya ba humahantong tayo sa mga ganito? Mga nagwawala sa kalye, drunk driving, away sa bar at iba pa. Tingnan mo lang si Idol Nick Joaquin, manginginom na naging National Artist for Literature of 1976. Pero napamahal na tayo sa alak. Gano'ng kamahal? Pwedeng humantong sa revolusyon. Ito, bago ang Katipunan, meron ang Basi Revolt. Siyempre, Setyembre 1807, pumalag ang mga Ilocano. Ang ungas naman kasi ng mga Kastila sa ilalim ng wine monopoly na tinatag noong 1786. Pinagbawal sa mga Pinoy ang paggawa at pag-inom ng basi. Dapat bumili ka mula sa mga tindahan na pag-aari ng gobyerno sa mas mahal na presyo. Hindi na nakatiis ang mga Ilocano sa matinding bersyon ng syntax at nag-aklas. Nagtagal ng 12 days ang paghimagsik. Nung una, nagawa pang matalo ng mga rebelde ang mga Guardia Civil. Pero nung huling araw ay pinagtatadtad ang mga rebelde ng mas armadong pwersa.